So guys, tuloy lang tayo sa immigration ng mga dito. So, natin normal lang naman yun sa lahat ng government. Kahit sa ibang bansa, bawal talaga. Ayan, nakuha ko na yung mga baggage ko. Okay na. Ngayon, punta na ako sa OWA. Saan ang pin? Dito, sir. Pila ng OWA? Follow niyo po ako sa vlog natin, sir. Pakipalo lang po ako sa vlog namin, sir. Pila po tayo, sir. Alright, thank you. Alright, so pagdating sa OWA, pila tayo dito. Pila. Ayun, ayun pala yung OWA. Ayun, sarapan. Opo. Malipat-lipat ah. Siyari. Alright. So ayun, kapila na tayo sa OWA. Malalaman natin ngayon kung saan hotel tayo dadalhin. At hindi ko alam kung paano nila dadalhin yung mga gamit. Alright. Daming pila ngayon, no? Yan. Pila. Pila-pila. So, ang mga nagmamaning dito, mga Coast Guard. Uniform military. So, maayos ang sistema, guys. Magaling. Magaling talaga si Duterte. Okay siya, mabilis yung pagkuha namin ng baggage sa carousel number 8. Mabilis, nakasalansan na. Pagdating ko, nakita ko na lang yung gamit ko sa baba. Oo, oh, dahil ngayon. Mabilis, ha? Sobra. Ayun, hindi ako nahirapang magantay sa gamit ko. Nakuha ko agad. Galing. Alright. Ngayon, dito sa OWA, tignan natin anong mangyayari dito. Alright. Sa lahat ng bansa, bawal talaga kuhanan din talaga military. So, iwasan natin kumuha ng mga uniform ng military personnel dahil hindi talaga po pwede. Right. Depende lang kung kakaway sila, di ayos. Pero pagka hindi, huwag natin kuhanan. Alright. So, update na tayo guys mamaya. Pagka tapos natin dito sa Marina, Maritime Industry Authority. Sa Marina tayo. So, tapos yun, OWA. OWA, Overseas Workers Welfare Administration. So, wait natin. Ang haba na ng pila. Wala pa rin tao sa kiosk ng OWA. I don't know what will happen. Let us see. I'll update you if OWA is really so performing agency or not. Okay. Let's rate them according to their performance. Okay. See you next time. Siya nga pala guys, ikukwento ko yung nangyari dun sa airplane kanina. Pinabawalan din akong kumuha dahil Coast Guard nga yung ano. Pero ang nangyari dun, kinuhanan lang kami ng temperature isa-isa. At high-tech yung mga gamit nilang temperature scanner. So, mabilis din ang proseso dun. Maganda yung sistema. Ngayon, nandito tayo sa OWA. Nakikita ko sa harapan, may mga pagkain, may mga tubig. I don't know, you know, kung ipapamigay nila yan sa mga dumating or pagkain nila.
hindi natin alam. But I'll keep you updated soon. Okay. Guys, itong vlog ko ngayon ay isang observation ko lamang at actual na nangyayari. Hindi porket pabor ako sa administrasyong Duterte o against ako sa dating administration. Ang pinapalabas ko lang dito sa aking video ay yung actual na nangyayari sa ating airport. Ngayon, ang napansin ko sa airport ngayon, may sariling immigration ng mga OFW. Hindi na siya nakamix sa mga foreigners, sa mga non-OFWs. So, dedicated yung immigration portion na to dito sa may Terminal 2 na puro OFWs lang ang nandito. And, ito, ang update ko sa OWA, parang nag-antay na kami ng around 10 minutes, less than 10 minutes. Pero, nakapila pa rin kami. Right. So, ito yung update ko sa OWA. Hindi, sa tulad ng sinabi ko, hindi ko inaangat o sinisiraan ang isang ahensya ng gobyerno. Ito'y actual na observation ko lamang. So, pasensya na po kung may mga na-offend. Ito'y nasa ano lang ako, kung nasa actual na observation lamang. Okay guys, walang ano dito ha. Huwag niyo akong i-bash. Okay. So, ayan guys, time check. 11 a.m. 1 hour after our arrival and disembarkation from the airplane. As of now, we are still waiting for OWA. OWA, so many people are waiting here. Still on queue. And no movement at all. Walang nangyayari pati din sa kabila. Pero makakaroon din ng darating lang. So just have patience and for sure they will give us our comfort during quarantine period. Alright. So tignan natin kung maganda ang kalalabasan ng vlog natin na to. And sana hindi tayo mabash ng mga supporters ng mga taga-Uwa. Okay, this is only actual observation. As of now, time check 11 a.m. No movement at all. Wala pang galaw sa pila. Okay, so I'll update you again later soon. Okay. So ayan guys, after ng update ko kanina, it's now 11:05. Philippine Airlines flight PR2P2887 from Osamis is now arriving. Passengers on this flight will disembark through domestic arrival busing. Philippine Airlines flight PR2P2887 from Osamis is now arriving. Passengers on this flight will disembark through domestic arrival busing. So, attention to all passengers, please observe physical distancing. Thank you. Alright. Tapos na siya magsalita ng galupa. After ng update ko kanina, ayun, gumalaw sa number 3 na pila na. At makikita nyo dun sa harapan, busy na sila, busy. Ayun, magandang ano yun. At naminigay sila ng pagkain. Tama yung sinabi ko, pinamibigay nila yung pagkain dun sa harap. Welcome food. Para sa mga FWs. Right. So, at last, gumalaw din. Okay. So, ayun guys. Gumalaw nga. At nakakuha tayo ng pagkain na. Meron na tayo ng pagkain. I think this is beef. Beef. I don't know what kind of anong klaseng pagkakaluto. Basta beef siya. And meron siyang water. Okay. Guys, naiintindihan ko talaga itong OWA kasi ito talaga yung pinaka-choke point ng ano eh, nung proseso dahil sa dami ng iku-quarantine sa isang airline.
Tapos ipapasok nila sa mga quarantine hotel, ng quarantine facility, ayos nila isa-isa. So I understand this is a choke point, really a choke point. But I think kung ginawa nilang online yung processing at may designated before departure from the host country, dapat naka-assign na yung hotel quarantine para pag lapag dito sa airport, alam na kung saan airport siya, ay saan hotel siya, diretso na siya doon. Hindi na siya pipila dito para sa arrangement ng quarantine. Parang yun ang nakikita ko na ano, katulad sa Doha, Qatar, pagkadating mo doon, bago ka umalis pala sa Pilipinas, papunta ng Doha, Qatar, i-arrange mo muna yung, ibubook mo muna yung quarantine hotel booking mo. So, pagdating mo doon, pipikapin ka na mismo ng hotel na binook mo at doon ka na mag-stay sa kanila. Walang choke point. Hindi katulad ngayon na walang booking ng hotel. Ang alam ko, ang nagbo-booking lang ng hotel ay yung mga non-OFWs. Kasi yun, binabayaran nila yun. Pero pag OFW, libre kasi ito. So, but I heard from my friends who came from Abu Dhabi or Riyadh, during that time, they had given 5-star hotel accommodation. Ngayon, hindi ko alam kung anong star hotel ang bibigay sa amin ngayon. For 7 days, I don't know. But for sure, the yung mga nagbook ng non-OFW ng hotel, 5-star hotel talaga sila dadalhin. Okay, so for OFWs, I don't know if the same. But of course, kailan ng tight budget, diba? Hindi natin masabi. Pero kung tignan natin kung gaano kagalante yung administration na to, at kung gaano kagalante yung administrator ng OWA para sa mga OFWs na tinuturo nilang mga bayani, nabigyan sana ng magandang comfort. At first time na mangyari sa akin to, talagang pinilit kong umuwi dahil para ma-document ko yung mga nangyayari ngayon during quarantine times, during hard times. So let's see how the government will help us. Okay. Just have a patience and everything will be alright. Alright, see you. Alright guys, time check 11:20. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang pila. Walang pagbabago, maliban sa pagkain at tubig. Alright. So, what is the problem? I don't know. I'm too much tired. I need to rest. Ano kayang ginabalak nila para sa atin? And until now, they are only asking our OFW card. And hindi natin alam ang plano nila. Wala silang sinasabi. Hindi ko maipindihan. Ang OWA desk ay parang wala namang tao para mag-check sa amin isa-isa. Alright, may mga mangilan-ilan lang sa dalawa. Dalawang tao nandun sa desk. I don't know. Pero may mga gumagalaw dun sa likod. May mga tao na sa likod. Baka yun na yun. Gumalaw na yung isang linya. Yung isang line, pupunta na doon, pumunta na rin sa harapan pala, hindi sila ko. Yung isang linya, nandun na. Nandun na sila sa harapan. So doon, kinitik nila. So far, malayo pa ako. May isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. May pang-anim pa yung linya namin. So marami pang linya doon hanggang doon. So, what is the plan? Diba, no announcement yet.
hindi natin alam ang plano nila. Alright. Update you soon, guys. Update guys. It's now 11:25. And as you can see, naubos na yung pila doon. Isa, dalawa, tatlo. Pang-apat pa kami na linya. So, meron ng progress. May mga lumabas na doon. Doon sa area na yun. Meron doon Filipino, so WS, residence, mga ganun. So, gumalaw naman sa awa ng Diyos. At may nagkukolekta ng OFW card. Ayun o, kinukolekta. So, sabi ng isang kasama ko dito, matagal daw. Sabi ko, hindi bali. Sabi ko, abutin daw ng gabi. Sabi ko, hindi bali. Iba-vlog ko naman sila. Ay, sabi mo, de? Sabi mo, di ba, matagal ang buto ng gabi. Sir, may speaker yan? Ay, yung microphone. Microphone. Kasi noon, yung sabi nila, tapos na yung madaling. Ano, title mo sa YouTube? Balatchong TV. Balatchong TV. Yun, may mga bagong subscriber tayo sa kanina. Mabuhay sila. Namunan tayo sana? Oo. Mabuhay sila, sana i-subscribe ako. Tuloy-tuloy lang. Huwag magsawa. Tiyagaan lang yan, tiyagaan. Nakasipag lang yung pag-upload? Oo, tignan mo ako. Maganda yung video, upload lang ako. Tignan mo ako. Kahit na dito sa ano, mga ganito ang dapat ang YouTube. Basta yung nangyayari sa buhay natin. Wala namang pinipili si YB. Oo, wala. Katulad niya ate, anong sabi mo ate kanina? Wala. Pag-gubi na? Akala ko lang yun. Akala mo? Ayun o. Malapit ka na pagka. Ha? Saan ang galing? Galing. Sa Qatar? Oo, Qatar. Kayo? Qatar. Qatar. Alright. Yun, si Kuya. Kinukuha yung mga OFW cards. From Owa. Yun. Mga mababait na taga-Owa. Mga tauhan ni Ma'am Mukauson, yung idol namin sa Qatar. Alright. Diba si Mukauson? Ano nila ngayon, yung tawag ito, yung implementation sa mga OFW. Dati pinagkakakitaan tayo. Oh. Ngayon, wala na, kaya nagagalit yung mga dilawan dahil hindi sila kumikita. Ngayon, puro libre. Libre na lang. Eh, laki naman kasi ng kita nila sa atin. Oo. Sige mo na, ano tayo. Kahit pa piso-piso lang ang hingin nila sa atin nun, magiging milyonaryo sila eh. Yung mga remittance natin, laki pa kinabang sa bansa natin. Yung mga ganito, magkano sisingilin sa atin nun. Kahit libre sana, kaya maniningil pa sila. Pero ngayon, talagang libre. Kasi kapag sumuway sila, kasi tatayari sila kayo ni Duterte. Kaya sumuway sila. Si Tomor naman sa atin. Buti na lang, si Duterte ang presidente natin. Wala pa ng pagkakaraw hanggat nandiyan si Patay niya kung mawag sa takot ito. Yun. Kasi talaga nila. Hindi lang ako ang nagsasabi niya na, pati si Kuya. Sila po. Ano ate, ano masasabi mo sa ano? Hindi na ba ako madala mo? Madala ko kung ano ang tayo. Oy, naka-record ka naman. Dali ka dito. Ano, alis na tayo. Ayun. Update guys. Gumagalaw na sila. Alright. Alright. Galing-galing ng Omo. Ha? Iniwan tayo. Iniwan na tayo. Oo, hindi na nila kinuha yung atin kasi nagbablog ako. Yari ka kasi sabi mo, may sinabi ka ba sa Uwa kanina? Wala. Yari ka, hindi kukunin yung card mo. Ba't sinabi ko talaga maganda ang Uwa? Alright. Yun. Gumalaw na. Ay, kala ko nadala niya ito. Alright.
So okay guys. Good news. Ito na yung linya namin. All right. Yan. Nawala na dito. Malinis na sila. Oh, lumuwag na. Ito na lang natira. Tapos meron pa doon. Yun. Galing-galing na awa. All right. Idol, idol. Update soon guys. Alright guys. So ayun, lumakad na nga tayo. Nakalabas. Susunod ko yun. Nakalabas na kami. At unahan na ako. Nakalabas na kami guys. Saya-saya. Welcome back to Manila. Alright. So sasakay yata kami ng bus. Ayan ang mga bus. So may buses. So sasakay kami sa bus papunta sa quarantine facility ng OWA. Alright. So hindi natin alam saan tayo tutungo. This time not so excited because hindi tayo sinundo ng pamilya natin. Ganun talaga. We have to live with it. Wala tayong magagawa. Ganun ang parusa sa atin ng Diyos. So kailangan natin ng kunting saga. At basta ba't meron pa rin saya na iwanag sa ating buhay. So gano'n tayo, tsaga lang, tsaga. Tsaga-tsaga tayo, guys. Sir, sir, dito, lapit tayo dito, lapit. So, ano na tayo, tatakay na tayo dito, sa bus na to. Pagbukas ng pinto ng ano, baba na sa lahat. Akyat ako ng kere. Ano na? Ang kere, sir, tapos akyat na. Oo. Pagbukas ng pinto. Iwan niyo yung bagay dyan. Yung iba, lapit dito, dito. Hand carry. Update you soon guys.